Hello po, Steffi here and welcome to my channel. Ang ating tarot card reading naman ngayon ay para po kay Akira Morishita. Okay, so single tarot read para kay Akira. Ito po yung kanyang cards. Dagdag shuffle lang po ito. Okay, ayan. So, ulitin ko lang. Single tarot read para kay Akira Morishita. Okay, so ready? First card. The Empress kaagad. Okay. So, maring ito yung kanyang abundance card. Mga bagong paparating na magbibigay sa kanya ng abundance. Okay. Or maring yan yung kanyang pagiging mabait. Or maring din yan yung kanyang Empress. Or kung sino mang binibini na kanyang tinatangi na mabait din. At very loving, okay, very nurturing. All right, next. The Chariot, ganda naman. Puro mga major arcanas. Okay, the Chariot, yan ang kanyang journeys or maring travels. Maring maraming travels, maring ding nakabili ng bagong sasakyan. Okay, maring ding yan ang kanyang victory card or success card, o diba? Or yan ang kanyang pagiging active or ma-action. Maraming ganap, maraming pagbabago. Okay, at oh, galaw ng galaw, biyahe ng biyahe. On the go. Alright, next. Ace of Wands. Pag ace nga, diba? Yan ang mga bago. Alright, so, maring mga bagong project, bagong program, bagong business. Yan din ang kanyang urge para gumawa ng sarili niyang project siguro, or sariling business, or sariling craft or ano man na kanyang gustong gawin na very passionate siya over. Okay, or maring yan yung kanyang inspirasyon. Inspirado kay Empress, kung sino man iyan na binibini. Okay? Inspired. Okay, next. Inspired. Kaya naman trabaho ng trabaho. Oops, Two of Swords. Ayan. So, maring yan ang kanyang dilemma na nalilito. Hindi alam kung alin ang pipiliin. Hindi alam kung alin ang ipaprioritize sa kanyang options. Kung dalawa man ito, parehong mabigat, parehong mahalaga. Kaya, hindi alam kung alin ang pipiliin. Okay? So, kailangan siya at siya lang ang makakasagot at makaka-decide kung alin or sino ang kanyang pipiliin. So, dapat manggaling sa kanya yung decision, hindi sa ibang tao. Alright, next. Strength. Ayan. Kailangan niya ito para dyan sa decision, para din dyan sa kanyang mga troubles. Ang strength na merong tibay ng loob, lakas, self-love, self-respect, harmony, ganun, ano pa, courage, oh, meron na pala yun. Okay, at kung magmahal siya, very unconditional. Okay, pag nagmahal, ibinubuhos ang lahat, ang kanyang malasakit, ang kanyang care, ang pag-aalaga, yun, na walang hinihintay or hinihinging kapalit or bawi or balik. Okay, kaya nga unconditional. Yun, okay? So, next card. Oh, the High Priestess. Ayan. Mukhang lahat yata ng tao ngayon ay nakakabunot nito. Okay?
Yan ang kanyang malakas na pakiramdam or malakas na intuition, nakikiramdam. Okay? So, aside from mayroon siyang strength, tiba ng loob, lakas, bravery, ayan, meron din siya nung malakas na intuition na parang sa babae, ganun, at nakikiramdam, marunong makiramdam. So, maring pinapakiramdaman niya si Empress kung sino man iyan na binibini or nakikiramdam sa mga taong nakapaligid sa kanya. Okay, para siguro niyan, alam din niya kung ano yung gagawin dyan sa kanyang options. Alright? So, next. Wow, the Magician. Very positive na card. Ito yung kanyang inspiration. Gaya nung kanyang third card na merong urge to create. Ito, nag-create na siya, nagmamanifest. So, merong gustong maabot, merong gustong ma-achieve, merong minamanifest, merong gustong marating, kaya doon siya nakafocus. Yun ang kanyang target. Doon siya motivated, inspirado. Okay? At mukhang ano, lahat ng resources na kailangan niya ay available. Kaya kayang-kaya niyang abutin ang mga ito or yung kung ano man yung kanyang goal. Okay? Kasi nandun yung kanyang focus, yung kanyang artistry, yung kanyang creativity. He's turning his visions into reality. O, diba? Kaya naman inspirado. Ayun, inspired dito sa kanyang travel, dyan sa kanyang actions. Kaya naman, kayang-kayang maabot. Ano man yung kanyang minamanifest dyan. Okay? Ganda naman. Alright, next. Oh, the Hierophants. Okay. So, maaaring isa itong pari or kung sino mang advisor na kanyang nilalapitan or maaaring mentor. Okay, na hinihingan siguro ng advice or recommendations or whatever na kanyang iginagalang at pinapakinggan at pinagkakatiwalaan. Maaari ding kung sino man iyan ay isang tumutulong dito sa kanyang goal para maabot niya or para matapos niya. Okay, or maaring yan ang bagong contract na pinipirmahan. Okay, gaya ng kanyang ace, mga bagong project or bagong projects or bagong programs na dumarating. So, maaring ito nga ang bagong bagong project or bagong contract na kanyang pinipirmahan. Or kung nasa tamang edad man siya, yan ay nagsisimbolo ng kasal. Okay? Ano pa? Siguro nga ano, ano man yung minamanifest niya eh dyan, siguro ito na nga yung bagong contract na kanyang pinirmahan, maring ganun. Okay, so next. Oh, last card na pala. So last card na po para kay Akira. Ten of Wands. O, ayan. Napapagod din siya. Okay, na-stress din. Exhausted din. Ayan. Parang hindi kayang buhati ng mga wands. Okay? So, maring dahil sa dami ng responsibilities, sa dami ng trabaho, sa dami ng pasanin din, ay napapagod din siya. So, kailangan din sigurang mag-retreat. Kailangan mag-relax para makapag-rejuvenate, makapag-recover dun sa kanyang stress. Maaring na-stress dahil din dito sa dami ng kanyang ganap, sa dami ng travels,
or maaaring na-stress dahil dito sa kanyang dilema na merong pinagpipilian at tinitimbang niya ang mga ito. Okay, so far yun lang naman yung medyo hindi naman negative, pero kumbaga siya yung pinaka-least na maganda dito sa kanyang cards. At saka syempre itong kanyang stress. Okay? So yun po yung tarot card reading ni Akira Morishita. I hope you enjoyed and thank you so much po for watching. Again, please don't forget to like and subscribe to my channel. Abangan nyo po yung susunod nating tarot card reading. Shout out to my best ever family. Love and love to all. Bye for now.